Hello everyone! Again, welcome back dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog, bagong-bago na pautangan online yung ating pag-uusapan. And actually, meron lang itong 105 reviews nung i-download ko nga yung loan app na ito. At ayon sa pautangan na ito, pwede nga daw tayong makahirap hanggang 50,000 pesos at agad-agad merong 97% approval rate. So, ibig sabihin, malaki yung chance na ma-approve ng ating loan application. Okay, so busisihin natin mga beshies kung magkano nga ba talaga yung pwede nating mautang sa loan app na ito at totoo nga ba na malaki yung chance na ma-approve ng ating loan application. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe ha para makasali sa ating weekly pa GCash giveaways at meron nga din po tayong monthly pa cellphone giveaways at congratulations sa mga winner natin noong mga previous month. At yung pag-uusapan nga natin ay itong peso zone. Na bagong-bago talaga ito mga besh. At kung makita nyo nga merong itong 3.5 star, medyo mababa. Pero kasi dahil nga bagong-bago, eh unti pa lang yung gumamit nito or nag-download sa loan app na ito. Dahil meron nga lang itong 105 reviews. Para makautang nga dito, dapat meron tayong isang valid mobile number na kailangan nating mailagay dyan. At meron na naman tayong matatanggap na OTP or one-time password na kailangan lang natin ilagay din dyan. Para nga makautang tayo dito, dapat sagutan na naman natin yung mga basic information like yung email, education, date of birth, yung loan purpose, gender, marital status, kung saan ka nga ba nakatira. At agad-agad dito na nga sa work information, kailangan na naman nating sagutan to. Yung employment type, occupation, yung monthly income, at yung payday. At meron na naman, syempre, emergency contact. Hindi yan nawawala sa mga loan app or pautangan online. And yung identity information agad-agad na kung saan kailangan nating mag-upload ng isang valid government ID at meron nga din itong handheld ID photo. So, ito na nga yung mga ID na tinatanggap nila like yung national ID, SSS, passport, postal, UMID, voters at yung driver's license. Pwede pa rin naman daw dito yung GSIS, yung TIN, PRC at yung PhilHealth ID. And syempre, withdrawal method. Saan mo pa gustong matanggap yung loan proceeds? At kung makikita nyo, pwede nga ito sa GCash, sa Coins.ph, sa PayMaya, sa GrabPay, sa StarPay, sa Mlulier, sa RD Pawn Shop at Via Bank. Ang pinakamataas lang na disbursement fee ay si RD Pawn Shop at Mlulier, pero the rest ay 25 pesos nga lang daw. Okay, GCash na naman yung pinili ko kasi syempre GCash lang yung meron sa akin talaga. Ayun, at mas mabilis yung transaction sa GCash. And eto, please confirm that it is the account of yourself to ensure the payment is successful and blah blah blah. Okay lang natin yan. At yun nga mga beses dun sa 15,000 na by 2,000 lang pala yung pwede kong mautang. Diba? And may nakalagay dyan na 150 days na loan terms pero hindi yan totoo mga besh. Okay? After ilang minuto nga na pag-submit natin ng ating loan application, nabay okay na naman yung loan ko. At doon sa 2,000 pesos, agad-agad po na mayroong platform fee na 865 pesos. Diba? Napakalaki. At may payment channel fee nga na 25 pesos kasi sa GCash nga natin na ipapadisburse yung loan proceeds. At merong amount received or yung amount lang na matatanggap ko doon sa 2,000 na naprubahan ay 1,135 pesos lang. Diba? Kaya isang pautangan online na naman na hindi ko nire-recommend sa inyo, hindi siya maganda na utangan. At meron silang nakalagay dito na loan terms na 150 days or halos nasa 4 months na rin, diba? Kaya lang mga beshies, may nakalagay dyan sa baba na repayment schedule. Doon sa first installment repayment ko nga, agad-agad yung kailangan kong bayaran sa February 26. At akalain mo, nag-apply po tayo ng February 20. Okay? So, February 20, nag-apply ako, then kailangan kong magbayad ng 2,000 sa February 26. At meron silang nilagay na babayaran ko daw sa July 18, 2024 na 11 pesos lang. Diba? Nakakaloka. Nag-iwan pa sila na babayaran ko sa July 18 para lang masabi na mahaba yung payment terms. Pero kung tutusin mo talaga or kung naintindihan natin itong repayment schedule nga na doon sa first payment sa February 26 ay agad-agad, kailangan kong magbayad ng 2,000. Eh halos bayad ka na talaga kasi diba,
2,000 yung naaprubahan, then ang matatanggap nga lang doon sa 2,000 ay 1,135. Okay? Tapos, within 1 week, ay kailangan mong magbayad ng 2,000. So, bali, naglagay nga lang sila ng 11 pesos doon sa July 18 daw kuno para masabi na mahaba. Pero, wala po talaga yon. Okay? Yung first payment po talaga, or doon sa first installment pa lang, sa February halos bayad na po, or bayad na po talaga yung utang natin. Okay? So, kunwa-kunwari lang talaga yung July 18 na payment terms. Kaya huwag po kayong maninlang sa mga ganitong pautangan online. Lagi niyong basahin yung mga nilalagay nila, especially doon sa last part nga ng ating loan application, para malaman nyo kung ano nga ba talaga yung payment terms, ayan, paano yung interest at yung processing fees. Okay? So, yan lang. Bali, shinare ko lang sa inyo yung experience natin sa loan app na ito. At ano sa tingin mo? Gusto mo bang umutang dito or hindi? Kasi kung ako ngayong tatanungin niya, abay, hindi ko nire-recommend talaga yung loan app na ito. Pero syempre, option nyo pa rin naman yan kung gusto nyo umutang dito or hindi. Okay? So, kung sakali mga beses na may mga idea kayo, may mga kuro-kuro kayo patungkol sa loan app na ito, may mga na-experience kayo, sana po huwag nyo kalimutan na i-comment yan para mabasa nga ng mga iba na makapanood sa video natin. Okay? At magkaroon nga po sila ng idea at maiwasan din na ma-fall sa mga trap ng mga loan app or ganitong scheme ng iba't ibang mga loan app, yung mga iba na nagbabalak-balang umutang. Okay? So anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like niyo din yung ating video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you guys. And see you on my next video. Bye-bye!